Magandang araw sa inyo mga magulang, mga bata, at sa aking mga kababayan sa Rosales. Habang nasa gitna tayo ng COVID-19 pandemic, may malaking banta ng outbreak o malawakang pagkalat ng tigdas. Dumadami rin ang kaso ng rubella at kasalukuyan pa rin may polio outbreak sa bansa. Pinakamapanganib ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Maaring mahawaan ng ating mga anak kung wala silang dagdag na proteksyon laban sa mga sakit na ito. Malubha ang mga komplikasyon na dulot ng tigdas at rubella at ang polio ay nagdudulot ng habang buhay na pagkaparalisa. Parehong nakamamatay ang tigdas at polio. Ang rubella ay nagdudulot ng congenital defects sa mga sanggol na maaaring magdulot ng panghabang buhay na kapansanan. Kaya naman, mayroon tayong programang ipapatupad. Ito ay tinatawag na programang Tsikiting Ligtas. Alamin muna natin kung ano ang Tsikiting Ligtas. Ang programang ito ay naglalayon na magkaroon ng dagdag na bakuna kontra sa rubella, polio at tigdas. Ito ay isa sa gawa sa pamamaraan ng Rubella and Oral Polio Supplemental Immunization Activity. Ang programang ito ay isinasagawa upang matigil ang paglaki ng bilang ng kaso ng may tigdas dito sa Pilipinas at gawing polio-free ang bansa. Ito ay pamamaraan ng DOH upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa tigdas, polio at rubella. Sa gawaing Measles Rubella and Oral Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity sa inyong lugar, pabakunahan ang mga anak bilang dagdag proteksyon nila laban sa tigdas, polio at rubella na bakunahan na dati o hindi pa. Ang programang ito ay isasagawa sa loob ng 1 buong buwan, mula sa 26 ng Oktubre hanggang sa 25 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sino-sino naman ang kabilang sa programang ito? Para sa oral polio, kabilang ang mga bagong panganak na sanggol hanggang sa 59 months old na baby. Sa measles at rubella naman, kabilang ang mga 9 months to 59 months old na mga sanggol. Lahat ng barangay ay kabilang dito at ang schedule ng immunization ay ipapaskil ng mga midwife sa inyong mga barangay. Magtanong lamang sa mga health workers at barangay officials sa inyong lugar para sa schedule ng pagbabakuna sa health center or vaccination posts. Ang mga bakunang ibinigay para sa supplemental immunization activity ay ginagamit na ng Pilipinas sa loob ng 40 taon bilang bahagi ng routine immunization program. Ang mga ito ay libre, ligtas at epektibo. Kailangang bigyan agad ng dagdag proteksyon ang ating mga anak lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan nahihirapan na ang ating mga health workers na harapin ang pagdagsa ng mga pasyente. Maging ang mga ospital at iba pang health facilities ay nahihirapan na rin tumanggap ng mga nagpapagamot. Paalala, walang gamot sa mga sakit na ito at tanging bakuna lamang ang paraan upang maiwasan ang mga ito. Kaya naman, kung ako sa inyo ay alamin nyo na ang schedule sa inyong mga barangay at pumunta sa nakatalang araw ng pagbabakuna at ipabakuna na ang inyong mga anak. Libre ito at ligtas. Siguraduhin pumunta at magpabakuna para tsikiting ligtas. Maraming salamat po at hanggang sa muli.